So welcome sa Short Stroker Channel. So today, explain ko sa inyo kung ano yung mga kahalagahan ng valve clearance ng cylinder head ng Raider 150 natin. So yung valve clearance ng Raider 150 po natin ay naka-specify siya depende sa kapal ng valve seams na nakapaloob dito sa tappet cap na cylinder natin. So, bawat valves ng cylinder natin ay merong naka-specify na laki or kapal ng valve seams na nilagay mismo ng Suzuki manufacturer. So, ibig sabihin, mula nung binili natin yung motor na brand new pa, meron na siyang naka-specify na valve seams na valve clearance dito sa cylinder head natin. So, ibig sabihin, kung yung motor natin ay hindi pa dumaan ng major repair dito sa cylinder head. For example, hindi pa dumaan ng pagpapalit ng valve seal, ay wala naman pong dapat na ikabahala dito sa valve clearance ng cylinder head natin. Kasi hindi yan siya nagbabago. Ang tamang sukat ng ating intake ay 10 mm. Tapos 20 mm naman dito sa exhaust natin. So dapat yun po yung tamang clearance ng cylinder natin. So ito po yung mga dahilan kung bakit nagbabago yung valve clearance ng Raider 150 po natin. Kasi for example, nagsagawa tayo ng maintenance. For example, nagpalit tayo ng valve seal dito sa valves natin. So, ang nangyayari, yung mga valve seams natin, syempre tatanggalin natin tong tappet cap, tapos yung valve seams. So, ang nangyayari, nagkabaliktad-baliktad na yung mga valve seams natin. So, lagi po natin tatandaan na yung valve seams natin ay naka-specify kung anong valves siya nakapwesto. For example, yung valve seams dito, so dito siya dapat nakapwesto. Hindi mo siya pwedeng ilagay dito dahil magkaiba sila ng sukat ng valve seams. So for example, maglagay tayo ng ibang valve seams dito. So maglagay tayo ng valve seams galing sa ibang Raider 150. So hindi siya naka-specific dito na valve seams. So titingnan natin kung ano yung mangyayari. Balik ko lang yung tappet cap. Tapos ilagay natin yung intake cams natin. So yung standard na sukat is 10 mm. So try natin sukatin dito sa intake 1 natin. So masok yung 10 mm. So since dito sa intake number 2 natin, yung nilagay natin na sa ibang motor na sa ibang Raider 150 na valve seams. So kung ipasok natin tong 10 mm, ay hindi na siya magkasya. Dahil iba na yung sukat ng valve seams na nilagay natin dito. So since wala na tayong clearance dito, ang mangyayari, itong camshaft natin, itong part na ito, so ang tawag natin dito is cam heel, kasi ito yung cam lobe. So yung cam heel natin, ito yung part na to, tutukod ito dito. So for example, hindi natin namalayan na wala na palang clearance to, or nakalimutan ng mekaniko na iset yung valve clearance sa panibagong valve seams dito. Tapos diretsong nilagay itong cam holder. So titingnan natin kung ano yung magiging resulta niya kapag diretsong ilalagay itong cam holder. So bibigyan ko kayo ng example ng magiging result.
So ang gagawin natin ngayon, ilagay natin tong thumb holder. Tapos try natin higpitan. So remember, for example, hindi tayo nagsagawa ng clearance dito. Tapos ibang bulb seams yung nilagay natin. So titingnan natin kung ano yung magiging epekto. So higpitan ko lamang itong bolt. Then pagkatapos magsasagawa tayo ng mag-check tayo ng intake valves. So ayan, higpitan na natin itong cam holder. So susunod natin na i-check. So i-check natin yung seal ng intake number 2 natin. So ito yun. So ito yung intake number 2 natin. So ang gagawin natin, lagyan natin ng gasolina dito sa intake. So ayan, meron akong gasolina. Tapos ang gagawin natin, lagyan natin ng gasolina itong intake manifold. So titingnan natin kung anong mangyayari kapag walang clearance yung valves natin, or kung ibang seams yung nilagay natin. So ganyan yung magiging epekto na magkakaroon siya ng singaw kung saan yung valve seams na nilagay natin ay hindi naka-specify sa mismong pwesto niya. So dapat po mahalaga na i-check natin yung clearance bago natin ibalik yung mga cam holder niya. So ayan. So lagyan ko ulit. So nakakaroon na siya ng tagas kasi tumukod na yung cam heel natin doon sa tapit cap. So, nakikita niyo yung epekto, no? Kapag mali yung sukat ng shims na nilagay natin dito sa intake valves. At kapag hindi din na-check yung clearance. So, magiging ganun yung resulta niya. So, magkaroon siya ng singaw doon sa compression natin. So, for example, so ang dapat niyong gawin kapag nagsagawa kayo ng maintenance. So, kung kailangan niyong tanggalin yung valve seams tapos yung retainer, so ang dapat nyo nang gawin is maglagay kayo ng tagging. So for example, dito sa cylinder ko maglagay ako ng markings. Kung makita nyo yan, meron siyang number 1, number 2, number 3 at number 4. So yung mga tapit cap kasama na yung valve seams ay dapat tatandaan kung saan siya nakapwesto. For example, itong seams na to saka itong tapit cap natin, itong valve seams ay itong tapit cap tapos itong valve seams. So dapat nakapwesto siya dito sa intake number 4. So dapat hindi yan siya magkabaliktad dito. Kasi kapag itong seams na to mapunta dito, yun yung magiging result niya. Mawawala na siya sa tamang clearance. So dapat naka-specify siya kung saan siya nakapwesto. So ayan, balik ko lang. So ulitin ko lang. So kung wala naman kayong ginawa doon sa head ng Raider 150 nyo, hindi naman nagalaw yung makina o wala naman nagiging sira, ay wala po tayong dapat na ikabahala doon sa clearance ng Raider 150 po natin. Dahil bihirang-bihira po yung napupudpud. So kung magtataka kayo kung bakit magkaiba yung clearance ng ating intake tsaka yung exhaust, ang explanation natin dyan, dahil magkaiba yung heat range nitong dalawa. So mas malamig lang konti ito kasi intake siya. So yung fresh na mixture ng air and fuel natin ay malamig pa. So hindi natin kinakailangan ng mas malaking clearance dito. Compare natin dito sa exhaust. So ito yung pinakamainit na part.
dahil dito nag-escape yung mainit na exhaust gases natin. So kapag mainit yung parting ito, kasama din mag-i-expand sa init yung mga parts. So kagaya nitong camshaft, yung tappet cup natin, saka yung exhaust valves natin. So posible na nag-i-expand yun siya. So kailangan natin ng mas malaking clearance. So kaya nagiging 20mm yung sukat ng clearance dito. So mas malaki yung clearance natin sa exhaust compared dito sa intake, dahil mas mainit yung portion ng exhaust natin compared dito sa intake portion ng cylinder head natin. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magsukat ng tamang clearance dito sa cylinder head natin. So ayan, dito sa exhaust natin is nilagay ko na yung cam holder natin. So try natin sukatin, kasi yung standard na sukat ng exhaust natin is 0.20mm. So try natin siya sukatin. Pasok lang natin tong finger gauge. So ayan, nasa 20mm na yung sukat ng exhaust natin. So dito naman sa intake natin, try natin siyang sukatin. So yung standard na sukat nga pala ng intake natin is nasa 10mm. So dapat itong 10mm na filler gauge na to ay dapat papasok siya dito sa ibabaw ng tappet natin. So yung makikita nyo, hindi siya pumasok. So sa pangalawa naman, hindi din. Kasi iba yung valve seams na nilagay natin dito. So pinalitan ko ng panibagong valve seams. So ituturo ko sa inyo, no, kung paano i-adjust yung clearance natin dito. Since hindi papasok yung 10mm na dapat na clearance natin dito. So tatanggalin ko muna itong camshaft. Tapos tatanggalin natin ulit itong tappet cup. So ito yung mga valve seams niya. So ayan. So ang gagawin natin, no, para ma-adjust natin yung clearance dito. So ang gagawin natin is hahasain natin tong valve seams gamit ang papel diliha. So yung kapal ng papel diliha para mabilis is 100 grit. So ito yung dapat yung kapal niya para mabilis na mahasa itong valve seams. So ang pinakamabilis po na paraan para mahasa natin itong valve seams ay gagamit tayo ng ulo ng bolt. So kung makikita nyo yung ulo ng bolt, meron siyang mga kanal sa gilid. So ilagay lang natin ito sa ibabaw. And then saka natin hasain. Kasi mas matagal siyang mahasa kapag kamay yung gagamitin natin, kasi hindi natin matagalan na mahasa kasi iinit na yung valve seams natin. So ito yung pinaka mabilis para mahasa natin yung valve seams. Ganunin mo lang siya hanggang sa ninipis yung valve seams natin. So ayan. So kapag naramdaman mo na ninipis na yung valve seams natin, ayan, isukat natin ulit doon sa ibabaw na retainer. So after kong mahasa itong isang valve seams, no, so isukat natin ulit. Tingnan natin kung papasok na yung 10mm na clearance natin. So ayan, balik natin itong tappet cup. Ayan. So para magiging accurate yung
pagsukat ng clearance natin. So dapat isa-isa lang yung paglagay ng tappet cap natin. So ayan. So hindi muna natin lagyan ng tappet cap dito. So dapat isa-isa. Tapos subukan natin na ilagay itong 10mm na filler gauge. Tingnan natin kung papasok na siya. So ayan, nakikita nyo. Pumasok na yung 10mm natin na filler gauge. Ibig sabihin, nasa tamang clearance na yung intake natin. Dito sa intake number 2. So dapat, itong valve seals na to ay para lamang dito sa intake number 2. So hindi natin siya pwede nilagay dito kasi mag-iiba na naman yung clearance ng cylinder natin. So ito naman yung hasain natin. So gamit pa rin itong ulo ng bolt, hasain natin. So ayan, natapos ko na rin yung valve seams dito sa intake number 1 natin. So ang gagawin natin, ganun pa rin. Balik natin sa ibabaw ng retainer. So ayan, balik ko lang yung tappet cap. So i-check natin na standalone. Siya lang para makuha natin yung tamang accurate ng clearance natin. So try kong ipasok itong filler gauge na 10mm. So ayan, sakto lang yung clearance natin. So for final checking, pati dito sa intake number 2, balik ko na rin yung valve seams. So ayan, balik ulit itong tappet cap. Then, sukatin natin ulit. Pasok itong 10mm na gauge. So, ayan. So, okay pa rin siya. So, meaning to say, nasa tamang clearance na itong intake cams natin. So ayan, no? Binalik ko na lahat yung cam holder ng ating cylinder. So for final checking ng ating clearance. So tingnan natin yung clearance natin ulit. 10mm para sa exhaust. So ayan, check. Okay. Number 2, okay. Dito naman sa exhaust. Intake valve number 3. Okay. Pumasok yung 20mm. Intake valve number 4. So, okay. So, ibig sabihin, nasa tamang valve clearance na yung camshaft natin dito sa cylinder head ng Raider 150. So, hanggang dito na lang po muna. So, abangan nyo po yung mga iba pong videos. So, ulit, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you. Bye-bye.